Eto ha, teka muna, mga kapuso, nakikita niyo ba kami sa dami niyan, di ba? Dahil alam niyo, sa ilang lugar po sa bansa, ganyan talaga ang sitwasyon dahil po sa sala sa labat ng mga kable. Yan nga mismo, Konya, nakita ko nang i-cover ko yung mga nagtumbahang poste ng kuryente sa Binondo sa Maynila kahapon. Oo. Target daw yung maayos ngayong araw. Ang update sa balitang hatid ni Darlene Kai. Magdamag ang clearing operations at pagkukumpuni ang isinagawa ng mga tauhan ng Meralco sa mga nagtumbahang poste nila rito sa Binondo, Maynila. Tumulong din at nagbabantay ang mga kauni ng Manila LGU at Manila Police District. Tanghali kahapon, sunod-sunod na nagtumbahan ang 9 na poste ng kuryente at telecommunications dito sa Binondo. 3 ang nagtamo ng minor injuries, 8 sasakyan naman ang tinamaan. Isa si Virgie sa mga nakakita sa nangyari. Nagtatrabaho siya sa hotel and spa na nasa tapat mismo ng nagtumbahang poste. Dahan-dahan lang naman na bubagsak yan, no? Tapos sunod-sunod na. Natakot kasi baka mamaya makaapekto sa tao. Malaking abala raw sa kanilang negosyo ang insidente. Bagamat hindi apektado ang mismong linya nila ng kuryente, kasama sila sa mga pansamantalang pinutulan muna ng supply habang nagkukumpuni. Para raw yan sa kaligtasan ng mga trabahador sa site. Lahat ng mga naka-check-in, nag-transfer sa ibang hotel. Tapos, ang natira na lang yung mga matagal. Oh. Tapos yung mga suki namin, siyempre, mga pumupunta dito, wala. Hindi namin matanggap. Kanina, na-clear na ang karamihan ng mga kable na nakahambalang sa daan. Pinalitan na rin ng lahat ng mga lumang poste. Ayon sa mga kauri ng Meralco, nakatayo na ang 6 na bagong poste. Kailangan na lang nilang isaayos ang mga kable. Nauna nang sinabi kahapon ni Engineer Ariel Lucas, ang head ng Meralco Distribution Services, na inaalam nila kung may kinalaman ng bigat ng mga sala sa labat na kawad na nakakabit, kaya bumigay ang mga poste. At kahit walang report, kasama rin sa investigasyon kung may truck na sumabit sa mga kawad. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa mga natumbang poste ng kuryente sa Binondo, Maynila. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Dati natapos na ng Meralco ang pagpapalit sa mga natumbang poste sa labas ng Binondo Church sa Maynila. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Dariaga, patuloy ang investigasyon sa dahilan ng pagbagsak ng mga poste. Ang supply naman ng kuryente sa mga establishmento na putulan kahapon dahil sa insidente na ibalik na. Munang humingi ang Meralco ng paumanhin sa mga naperwisyo dahil sa insidente. Ano na poste ng Meralco at atong poste ng Telcos ang nagtumpahan kahapon na ikinasigat ng 3 katao. Sa ngayon na nanatiling sarado sa mga sasakyan ang bahagi ng Ongsing Street sa kanto ng Binondo Church dahil patuloy ang pagtatanggal ng mga kable. May ilang tauhan din ng mga telco na nagsasaayos ng mga kable nila sa paligid ng Plaza San Lorenzo Ruiz. Bukas naman sa mga motorista ang Plaza San Lorenzo Ruiz at Quintin Paredes Street. May mga nakaantabay ding truck ng bumbero sa Plaza San Lorenzo Ruiz. Kasi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.